Paano ba? Paano maging wife material? Shout out to Sir Amore Pardillo. Si Sir Amore Pardillo raw ay single at naghahanap. Baka may single and looking din dyan sa ating subscribers. Sir Amore, please let them know how they can reach you sa comment section. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. If you want to have shoutout requests or video requests, topic requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Salamat sa TokTok for supporting this channel. Kung interesado po kayo maging TokTok operator or writer, please contact us sa aming Facebook page, facebook.com/TokTokPasigFranchise, or email us at paanobachannel@gmail.com. Kung gusto nyo lang mag-download ng TokTok app para sa mas murang delivery fees while at the same time helping out our channel, please use the link below or download TokTok and use my referral code, PPS12504952. Let's start the video. Tip number 1 para maging wife material, pagtuunan ng pansin ang pagiging eksklusibo mo sa kanya. Kailangan niyong maramdaman kung gaano ka kaseryoso sa inyong relasyon. Ipakita mo mga katangian mo kung saan mararamdaman niya na ikaw ay isang taong kailangang pahalagahan. Kung nagsisimula pa lamang kayo at hindi pa kayong mahantong sa pagtatali, hintayin mong sumang-ayon siya na kayo'y eksklusibo na sa isa't isa. Madalas na hindi nakikita bilang isang wife material ng isang lalaki, ang babaeng agad-agad pumapayag sa pagtatalik. Maliban dito ay yung imahe mo bilang isang babae. Kung parang single ka pa rin manamit, ibig sabihin nito medyo pa sexy, o di kaya ay kayo na pero madalas ka pa rin lumabas sa mga bar para magparty-party, o marami ka pa rin kabarkadang lalaki, posibleng hindi niya makita na handa ka na para sa isang seryosong relasyon. So tip number 1, pagtuunan ng pansin ang pagiging eksklusibo mo sa kanya. Tip number 2, pagpalipas ng oras kasama siya sa umaga. Madaling matapos ang isang gabi nang magkasama kayo sa isang kainan hanggang umuwi kayo sa bahay niya kung saan magpapalipas ka ng gabi. Maaaring makagawian niyo na ito at magsawa siya sayo kapag tumagay. Kapag nararamdaman ng lalaki na parang routine na lang ang lahat at baka hindi na niya isipin ang hinaharap na magkasama kayo kasi nga parang paulit-ulit na lang. Subukan mong gumawa ng mga bagay kung saan mas makikilala ka niya, tulad ng pag-aaral magluto, paghahanda para sa isang marathon, at iba pa. So kung maaari, syempre maganda naman yung dinner date, no? Or Netflix and chill. Pero, mas mainam kung magkakasama rin kayo sa araw o sa umaga. Yung pwede mo siyang ipagluto, pwede kayo mag-bonding, pwede niyong makilala yung isa't isa ng mas lubusan. Mas mainam rin kung halata at alam niya na may buhay ka maliban sa buhay ninyong dalawa. Kumbaga may hobbies at skills ka outside sa pagiging girlfriend niya. That way, hindi siya matatakot magpakasal sa'yo na baka masasakal mo siya kasi confident siya na may sarili ka rin buhay at mabibigyan mo rin siya ng espasyo na kailangan niya. Tip number 2, pagpalipas ng oras kasama siya sa umaga. Tip number 3, buksan ang iyong sarili sa kanya. Normal sa mag-asawa na kilalang kilala na ang isa't isa. Alam nila ang mga lihim, ang mga insecurities, at kung ano na pang kwento ng kanilang mga buhay. Wala pa man kayo sa ganitong sitwasyon, mahalaga na simulan mo ng buksan ang pagkatao mo sa kanya upang mas lumalim pa ang pagkakakilala niya sa'yo. Sa ganitong paraan, malalaman niya nagtitiwala ka sa kanya at makikita niyang maaari yung buksan niya ang sarili niya para sa'yo. Usually po ang lalaki hindi kagad yan nag-open up sa babae, pero kapag vulnerable ka at willing mong i-share sa kanya maski yung mga pangit mong naging mga karanasan o yung mga pangarap mo pa sa buhay na hindi mo pa naaabot, na bibigyan mo rin siya ng pagkakataon at ng go signal
para buksan din niya ang kanyang sarili sa iyo. So, sa pagiging vulnerable mo, nagkakaroon siya ng idea na pwede rin pala ako mag-share dito sa babaeng ito. Tip number 3, buksan ang iyong sarili sa kanya. Tip number 4, maging masinop sa pera. Napaka-importante po nito. Hindi man laging nagiging paksa, ang pera ay isang parte ng pag-aasawa. Ipakita mo sa kanya na hindi ka maluho at alam mo kung paano ilagay sa lugar ang pagbili ng mga bagay na hindi naman ganun kahalaga. Isa pang paraan ay ang pagpapakita sa kanya na may alam ka kung paano palaguin ang pera sa pag-iinvestment o sa pagsisimula ng isang negosyo. Sa buhay ngayon, naghahanap na ang lalaki ng isang katuwang sa buhay. Gusto niyang malaman na if ever pumangit ang ekonomiya at mawalan siya ng trabaho o hindi kaya ay may mga pangarap kayo sa buhay na gusto niyo parehong maabot, merong tutulong sa kanya na partner. Kaya kung maipapakita mo na masinop ka sa pera or kung mapag-uusapan niyo ang pera at mapag-aagrihan niyo kung paano niyo gagawin ang finances sa couple, mas kakampante ang loob ng isang lalaki na i-consider ka bilang future na magiging asawa dahil alam niya na titino at magiging maayos ang buhay niya kasama ka. Kaya tip number 4, maging masinop sa pera. Tip number 5, pakita mo interesado ka talaga sa kanya. Bigyan mo siya ng atensyon at iparamdam mo na totoong interesado ka sa kanya. Makinig sa paksa pag siya ang nagsasalita. Maaaring magtanong ka ng angkop na tanong upang ipakitang nasa kanya ang atensyon mo. Alamin mo mga bagay kung saan siya nalilibang at pag-aralan kung maaari mo siyang samahang gawin ang mga ito. Tip number 5, ipakita mong interesado ka talaga sa kanya at sa mga hobbies niya. Huwag na huwag mong pipigilan siya sa mga hobbies niya, lalo na kung hindi naman masama ang mga ito. Kung bisyo, maaari mo siyang tulungan na ipigil ito. Kunyari, sugaroy siya o di kaya malakas uminom. Pero kung yung hobbies niya ay harmless lang naman tulad ng pagnood ng anime o di kaya paglaro ng online games, matutuwa siya bare minimum kung hindi mo siya pipigilan sa mga ito at kung magpapakita kang interesado ka sa kanya at sa mga gusto niya. Tip number 6, tuwing maganda at matatag ang relasyon mo sa kanya mga magulang at mga kapatid. Ako sa ibang lalaki, deal breaker kapag hindi okay ang relasyon mo sa kanyang pamilya. Ang isang mabuting asawa ay may pagpapahalaga, respeto at pagmamahal sa kanyang mga biyanan, kipag at payaw. Hindi pa man kayo mag-asawa, mahalaga maayos ang iyong pakikitungo sa kanyang mga kamag-anak. Unti-unti mong ilapit ang iyong sarili sa kanila sa pagdalo sa mga kasiyahan at selebrasyon. Sa ganitong paraan ay mas makikilala mo ang pamilya ng iyong kapareha. Kapag naramdaman ng kanyang pamilya na mahal mo sila, ay tiyak na mamahalin at papahalagahan kanila. Malamang nga, ikaw pa ang susuportahan nila na maging asawa ng kanilang kapamilya. Baka sila pa ang mamreasure sa boyfriend mo kung kailan kayo magpapakasal. Kaya tip number 6, gawing maganda at matatag ang relasyon mo sa kanya mga magulang at mga kapatid. Tip number 7, huwag laging sumang-ayon. Hindi mo kailangan tuluyang baguhin ang inyong sarili. Hindi mo rin kailangan laging sumang-ayon sa mga sinasabi niya. Kung bahagi na ng pagkatao mo ang magtanong at magpahayag ng iyong opinyon, mas makabubuting maramdaman ito ng iyong kapareha. Mas ituturing na wife material ng isang lalaki ang babaeng nakapagpapahayag ng kanyang saloobin. Kung may mga pagkakataon na siya o ang mga kaibigan niya ay nakapagbitaw ng mga salitang laban sa paniniwala mo, huwag mag-atubiling pag-usapan ito. Maging marespeto, pero hindi mo kailangan laging sumang-ayon. Pag lagi ka kasing sumasang-ayon na lang sa boyfriend mo, nagiging boring yung relationship. Parang siya na lang ang may relationship sa sarili niya kasi wala ka namang ibang opinion, di ba?
Maliban doon, baka mabuild yung resentment sa relasyon ninyo. Dahil imposible naman na sang-ayon ka sa lahat ng iniisip ng partner mo. Kaya ipakita mo yung totoong ikaw. Sabihin mo kung merong bumabagabag sa'yo. Tip number 8, hayaan mo siyang magpakatotoo. Katulad ng pagiging totoo mo sa sarili mo, kailangan bigyan mo rin siya ng puwang upang maging totoo siya sa sarili niya. Tanggapin mo ang katotohanan tulad mo, hindi rin siya perpekto. May mga pagkakataong hindi mo magugustuhan ang kanyang ugali, ngunit isipin mo na isa ito sa mga dahilan kung bakit siya natatangi. Pag-aralan mong palampasin ang mga maliliit na bagay nang hindi isinasaantabi ang respeto mo sa iyong sarili. Kung maliliit lang naman na bagay, huwag mo nang palakihin yung away. Kung maaari nga, ay tanggapin mo na lang ito. Dahil walang may gusto mag-asawa ng babaeng palaaway. Hayaan mo siyang magpakatotoo, respetuhin mo ang kanyang mga point of view tulad ng pagre-respeto niya sa'yo. Yan ang mga sikreto para makonsider ka ng isang lalaki na wife material. Sobrang bonus kapag nakikitaan ka niya ng mga magagandang katangian tulad ng masinop sa bahay, hindi kaya magaling mag-alaga ng bata, magaling magluto. Yan. Yung mga bagay na yan, hinahanap rin niya ng isang lalaki sa kanyang mga kapareha. Maraming salamat sa panonood. Sana ay may napulot kayo sa ating video. Kung meron pa po kayong tips para sa mga ating mga manonood kung ano pa ang mga paraan para maging wife material, please leave a comment down below. Yung pinakamagandang comment, ipipin ko po. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Opo, wala pa po siyang laman. Sorry po, busy lang sa trabaho. Please also support our business page, facebook.com/toktokpasigfranchise. Paki-download na rin po ang TokTok app para sa mas murang delivery fees at gamitin ang aking referral code, PPS1250495-2. Again, maraming salamat. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. See you in our future videos.